Hello, zero viewers. Hello sa inyo. Sabi na yung 5 viewers natin last week, naging zero na dahil sa late natin. So ayun, pasensya na kayo dahil nagkaroon na naman tayo ng technical difficulties sa gamit natin na streamer. Kasi nag-YouTube tayo last week. So nung binalik, tinry ko siyang ibalik sa Facebook, ayaw niyang tanggapin. YouTube ang gusto niya. Tapos nung nag-decide kami na YouTube na lang ulit, ayaw naman niya kay YouTube. Maarte. In our words, nasa bahay na tayo ng ano, kampo ng kadiri. Okay, ganun lang pala. Hindi naman. Pag may challenge, slight lang. Pag may challenges, rise up lang. Nox. Sorry lang. You know, kahit ano, kahit naglalapot na kami tatlo, ginagawa namin ng parang naglalapot kami. Oo, ayan. So, kung nakikita niyo sa screen, ang topic natin ngayon, guy, halain mo na sa episode 5 na tayo, hindi pa rin maayos yung streamer. So, sabi niya, ay, ang topic natin. Umabot, gumapang, ayun. So, talking to your family about your freelancing lifestyle. Kasi, yun nga, ang sinabi namin kasi last week, hindi ito job eh. Hindi siya basta job lang na kukunin mo. Kasi affected lahat ng nasa bahay, lahat ng yung family mo, lahat ng mga galaw niyo affected. So, pati yung flow ng financial na dating ng pera, maaapektuhan din. So, kailangan talaga may maayos na usapan kayo ng family niyo. Or kung kayong dalawa. Tsaka hindi kasi katulad. Hindi kasi katulad sa regular na trabaho niya na na-exit tayo sa ganun. Thinking kasi natin linear. Kunyari, nakatapos ka ng nurse, pag nurse ka, nakatapos ka ng teacher, mag-teach ka. So, kumbaga, stay na tayo sa takbo ng karera. Pag freelance kasi sobrang iba, malaking factor, tulad ng sinabi mo, is yung pasok ng pera. Yun yung pinakamalaking factor. Kaya, kailangan naka-orient talaga ang lahat ng tao sa paligid mo. Hindi lang actually pamilya mo, pati kayo mo, kamag-anak, lahat-lahat. Para hindi ka tinatanong pag-reunion. Oo. Kailan tayo kakasal? Iba. Oo. Tsaka bakit ka walang panregalo? Ipapaliwanag na mula kang 30-pay. Tsaka wala kang bonus. So, at saka ano, siguro yung pinaka-una din na factor kasi nasa bahay ka, so magtataka yung mga ibang tao. So, kailangan din alam nila na hindi po nasa bahay ka. Pwede ka nang kayag-kayag na ayain, ganun. So, parang kailangan alam nila yung ano, yung, ay, nasa jet li. So, kailangan alam ng family mo. May bug pala yung ano, V-Live. So, dati kasi, yung V-Live, pag nag-show ako ng comment na ganito, makikita yung name at saka yung picture niya, kung sino siya. Kaso ngayon, ngayon comment from viewer na lang. Oo, kasi ang sabi, comments in the studio and on the live broadcast will appear without a name and photo of the person. Reactions are unavailable as well. We're working with Facebook to fix the issue. So, yun. Inaayos pa ni V-Live, makikita niya naman yung comment. Laan na lang natin kung sino yung nagsabi. Pag sinabing basher si Jet, di lang lang na po. Oo, ayan. So, siguro siya rin ito. Ano po kami? Shy kaming lahat. Hindi kami naka-prepare. Lasa next week na tayo mag-video. Kami Oo, kasi magpapa-facial kami eh. Oo, si Donna Maria na lang po. Ano, wala nga yung dalawa o isa na lang kanina tatlo. Please, sige Nizza, kung nag-decide ka na maging freelancer, ano yung unang, paano mo siya sinabi sa family mo? Para masimulan natin yung diskusyon na to. Oo, sige, simulan na natin. No, nag-decide ako mag-freelance kasi buntis na ako noon. Nag-resign na ako sa work dun. Kasi ako nag-resign kasi yung hawak kong
ano, hawak sa SM kasi ako nun. So, nag-bag-break na ako ng company. So, sa SM ako nun. Tapos yung hawak kong site is yung SM Aura. So, di sa Taguig siya, di ba? Tapos sa Quezon City ako. Tapos yung main office namin sa MOA. So, kapag pupunta ako ng Taguig, iba yung daanan na doon. Dapat MRT. Kapag pupunta ako ng MOA, LRT. E minsan, nasa gitna na ako ng LRT, papuntang MOA, biglang magsasabi yung manager ko na doon pala ako sa ano, sa Aura. So, paano, di ba, babalik-balik ako? Tapos, yun din yung time na pabukas na siya, tapos wala pang elevator. So, sa site, akit-akit kami ng hagdanan, gano'n. So, kaya ako nag-resign. Kasi, di ba, yung first 3 months, delikado, gano'n. Tapos, nung sinabi ko siya, hindi ko pa kasi alam yung freelancing. Parang nagre-research pa ako. So, nagre-research ako sa Google talaga. Tapos may notebook ako. Tapos, tinignan ko doon kung ano yung mga site na pwedeng gawa ng account. Parang old desk yung mga ganun. Yun yung mga nakita ko. Tapos, parang nakapuno ako ng isang notebook yata. Tapos, ayun, tapos ginawan ko sila ng mga account. Tapos, yun, nag-try ako. Tapos yun na, sinasabi ko sa, parang wala yung sagot ko dun sa ano, sa tanong mo. So yung tanong ko, paano ko sinabi sa okay lang yan. Nagkwento. So yung sagot ko, kung bakit ano, ano ba yung, kung paano ko sinabi sa kanila. Nung sinabi ko na lang sa kanila, nung nanganak na ako, tapos hindi na ako babalik ng work. Kasi habang buntis ako, alam naman nila na hindi pa ako muna mag-work eh. So, yung time na yon medyo matagal-tagal na nag-experiment ako sa freelancing. Tapos yung usap talaga, dumating na lang siya nung may baby na. Ako so, kasi nag-freelance, matagal na ako nag-freelance. Ako naman, matagal na lang freelance, mga freelance teaching, freelance training, pero meron pa rin akong full-time work. Ang concern kasi naman ng mga taong tulad natin na nagta-transition into freelancing, di ba no? I mean, correct me if I'm wrong, ang condition talaga, una, pera. Di ba? Ang parating sagot, parating sabi sa atin is hindi siya stable. Paano pag wala kang kliyente, makakakuha ka ba ng ganung malaking kita, di ba? Ang second na concern ng pamilya natin are the benefits. Yes, yes. Yung mga ganon, no? So, yung mga benefits, mga yun, yung lack of security of yung job. I think yun yung kailangan din nating i-address. Parang tulungan natin yung makasama natin na paano ba nila ipapaliwanag na oo, totoo itong mga to, kasi pero they shouldn't be worried about that. Ayun, kasi una-una, pag hindi nila naiintindihan, di ba normal lang naman kasi mag-judge. Normal mag-alala. Normal mag-alala. Kasi nga, siyempre, lalo na kung breadwinner ka. Oo, tapos biglang sasabihin mong ganun. Siyempre, matatakot sila na... Hindi, siguro, siyempre, pakitingnan kung matatakot silang wala kang ibibigay. Pero di ba ganun naman kasi talaga. Kasi yun yung mag-aalan ng... Ayun. Oh, tsaka doon na lang tayo sa totoo. Nag-aalala talaga sila para sa mga sarili niya. Kahit sabihin nila na nag-aalala kami para sa iyo, nag-aalala sila para sa mga sarili niya. Doon na lang tayo sa totoo. Nag-worry din sila para sa mga sarili nila. Kaya ako noon, ang una kong sinabi, ang parati kong sinabi ko no, nung mag-freelance na ako, sabi ko, hindi lang to yung freelance ko. Marami pang iba. So medyo nakampante sila doon kasi alam na nila kumikita na ako eh. Na bukod doon sa freelancing. So alam na nila kumikita ako. So, kung hindi man gumana itong isang papasukin ko, meron lang ibang kukunin. Pero yun nga, no? Siguro kailangan nating share sa mga artists. Ano ba din dapat inaalala? Ano ba inaalala ng pamilya natin? Unang security, yung flow of money, benefits, mostly money. No? I think yun yung unang-una natin kailangan ipaliwanag sa kanila. Kasi ano yun eh, malaking bagay para sa mga taong nasa paligid natin.
paano ba natin, Nizza, ikaw, paano ba natin masasuggest sa artist na paano nila makakampagi yung loob ng mga kamag-anak nila o ng mga kasama nila ay with regards sa flow pera? Ayun, siguro kasi, para sa akin na, so kailangan muna maging kampante sila mismo. Diba? Para, yung parang hindi mo naman makakampante yung kausap mo. Hindi, parang hindi mo naman madi-defend masyado yung kausap mo. Kung hindi ka sa sarili mo, eh, kampante din. So, kailangan din, alamin mo muna yung sinabi natin na nag-start ka na ba, tapos alam mo yung mag-aano ka ng backup mo, ganun. Kasi hindi pwedeng, pag nag-fail yan, hindi lang naman ikaw yung mag-fail eh. Kasama mo yung buong pamilya mo eh. So, kailangan, meron kang backup plans, mga. I think yun yung unang consultation, Nizza. I think you'll agree with me and si Mien kung nandiyan siya. Sige po kayo si Mien kasi ay ginagawa ito habang may emergency. Yung anak po niya ay tinitigdas at sa lupay siya papunta sa ospital. Pero gusto pa rin niyang sumama sa atin. So, pagka medyo nakasettle na siya sa ospital, pag nakasettle na siya sa ospital, tsaka rin siya ipasok. Unless gusto niyo makarinig na kumakaldag na tulog tapos marinig niyo na hulog na pala si Rhea sa tricycle. yun nga, no? Nizza, kailangan ako, ewan ko, ako personally, pag may nakakausap ako ng gustong mag-freelance, ang una kong tinatanong, may ipon ka ba? Kasi nung pumasok ako sa freelancing, zero to none yung ipon ko and I think yun yung mali. Buti na lang talaga nung pagpasok ko, medyo nag-succeed ako. Uh-oh. So I think ang suggestion ko ngayon after doing it, may kailangan ba masok sa pag-freelance para lang fail safe? Kasi kung katulad ka namin na matapang lang ang loob tapos nananalangin ng 3 beses kada araw para mabuhay, kailangan ipon. I don't think lalo na kung may mga naka-asa. Correct. Lalo na kung may mga naka-asa sa'yo. I think it would be best na before you decide to freelance is you have a 6-month savings. 6 months of your salary dati. A savings. Siguro, acknowledge din natin na hindi din possible yan sa lahat ng tao. Yo, totoo. Na merong totoo savings. Naman, so, totoo rin. Siguro, i-ano rin natin na hindi naman din porket wala kang savings, hindi ka na makaka-start ng freelancing. Pero kailangan lang, alam mo yung kailangan mong i-expect. Kasi, ang freelancing, para rin siyang business na kailangan sa for 6 months to 1 year, meron kang buffer. Kasi hindi yan agad kikita ka na. Meron talaga Agad-agad, oo. Correct. Meron. May times na makakakuha ka na kikita ka agad malaki, pero hindi siya, usually sa freelancing, para din siyang ladder. So magsistart ka talaga sa baba. Mas maganda magstart ka sa baba, paakyat. Ayun. So, siguro kung may tsaka sa akin, habang sige. Habang iniintindi mo yung freelancing, maganda na sabayin ninyo ko, ewan ko. Pero sa akin siguro, kung sabang naipaliwanag sa pamilya ko habang iniintindi ko rin siya, mas maganda yung decision. I don't know. Pero I think habang inaaral mo siya, dapat pinaparating mo rin sa pamilya mo na yun nga, kung iniliit yung kita kasi nga siya sugal, partly na siyang negosyo. Actually, hindi siya parang negosyo siya na isusugal mo rin yung sarili mo, no? So, kangan, damay-damay kayo sugal na yun. So, ipapatmanag mo na yung masok ng trabaho, mabali konti yung gas mo. So, ganun ba, no? Oo. Tsaka siguro yung pros and cons din. Kasi kami naman, kaming mag-asawa, nag-usap kami. Siyempre, yung sa family ko kasi kanina na sinasabi ko, kasi dito kami nakatira sa parents ko eh. So, yung usap ng family ko, after pa nung nanganak ako, doon siya baba. Ay, doon siya lumabas. Siyempre, lumabas na siya. Doon namin siya sila kinausap. Pero nung buntis ako, nag-usap na kami ng asawa ko. Kasi, siya din dati, sa BPO yung asawa ko dati. Tapos, nung nanganak pa ko,
parang ano, before ako manganak, nag-usap kami na magre-resign na siya. Yun yung start na, buntis ako nung nag-start ako mag-freelancing, di ba? Nag-start na ako kumita nun, pero hindi siya malaki. Kasi yung first na ano ko, yung first na kita ko, oo, yung first na kita ko kasi yun yung tinatry mo pa lang, talaga ba, totoo bang kikita ko, makukuha ko na yung pera ko. And kasi yung trial time, di ba? Kasi, oo, sa oldest kasi yun. Tapos, yung first na project ko kasi, parang $10 siya a week. So, di binayaran niya ako 1 week. Milestone lang yun, hindi yun hourly. So, binayaran niya ako. Tapos, may 5 days na pending, di ba? So, naghihintay kami ng 5 days na pending. Tapos, after niya mapunta sa pending, may ano pa, di papapuntahin ko siya sa bangko ko. Meron ka pang hihintay na days, di ba? So, hihintay kami ng days na yun. Tapos, no, dumating siya sa bangko ko, that is fees, 200 plus na lang yung ano ko, yung nakuha ko. Kasi minus na siya ng fee. Pero the fact na nakuha ko yung 200 pesos na yon, alam ko, kaya kong kumita, di ba? So, yun yung pumapasok talaga. Hindi ka, nahahawakan ko talaga yung pera. Joke. Oo. So, alam ko, kahit na 200 lang yung first kita ko, nahawakan ko yung pera na pinagtrabahuhan ko online. So, posible ko siyang mahawakan. So, yun. So, nag-usap kami ng asawa ko na pros and cons. So, alam namin na negosyo, parang negosyo to na kailangan namin palakihin at kailangan namin effortan. So, ano ba yung desisyon namin? Gusto ba namin na bumalik kami sa work? Or siya nag-work na eh. So, ako gusto ba namin bumalik kami sa work tapos magbabayad kami ng yaya na hindi namin makikita yung anak namin lumaki? Or gusto ba namin i-risk ito na kaya namin, tatry namin siyang palakihin, tatry namin gawin yung effort na kailangan, pero kasama namin yung anak namin. Ayun, so nag-decide kami na i-risk namin. Kasi kahit kung naman hindi siya nag-work, tapos kunwari, kailangan na mag-aral, hindi papasok na kami sa work. So wala talaga eh. Ayun, so thankfully naman, meron naman. Ayun, so talaga siya eh. Sugal talaga siya. And isipin, pag nakipag-usap kayo, huwag niyo lang sabihin na kikita ng malaki dito, sabi doon sa ano, pwede kumita ng 6 digits. Oo, pwede, pero... Yan ang pinakamali. Yung pinakamali. Oo. Kasi pag yun yung pinang-entry mo doon sa usapan nyo ng family mo, next week yan, next week, next month yan, mag-aabang na yan. Akala nila 6 digits na agad yung kita mo. Kasi hindi nila naiintindihan yun eh. So kung mag-explain kayo, doon lang din sa realistic. Well, buti kung mag-aabang nila eh. Paano biglang mangutang, biglang kumuha na kung ano-ano. Oo, expectation, nakikita ka ng 60K. Tama yung sinabi ni Nisa, I think step one is to number one, understand na what you are going into is a risk. Na napapasok din natin ay sugal. Kasi lahat naman tayo pumasok ng you know, sugal talaga ito. Eh, no? Pangalawa, kailangan maging realistic ka sa sarili mo at sa pamilya. Yung sabi ka ng totoo, hindi mo pwedeng nagsisinungaling dito. Para lang, di ba kasi nagsinungaling ka dito, pinako. Wag ka magsinungaling para lang iwasan yung discussion. Mas magandang i-discuss nyo lahat ng pros and cons na merong chance na hindi ito mag-succeed, hindi ako makatanggap ng trabaho. Tapos magbigay ka ng timeline sa sarili mo. If, kunwari, 1 year, wala pa rin akong nakuha, ito yung backup plan ko. Pero kung this year may nakuha ako, ayun, so para sa akin ito, parang sign. Pero dapat, within that year, within your timeline, gawin mo rin lahat ng kailangan mo gawin para makuha mo yung goal. Yun din yung sasabihin ko. Kasi baka nag-declare ka ng deadline. Totoo naman, kasi parang nag-declare ka ng deadline, hindi ka magagalaw, nag-aantay ka lang na may babagsak sa kandungan mo. Hindi rin. Negosyo nga siya. I think hindi siya yun ng mindset yun. Negosyo siya. Parang any business na papasukin mo na in order for the business to grow, you have to do it full time. And kailangan ipaliwanag mo nga, ito to.
Tapos, pag naipaliwanag mo, kailangan mong hingin sa akin, ha? And I think mag-agree ka dito, ha? And I think si Mien, baka okay na siya, na you have to get commitment of your family. Kailangan pagpasok ka dito, buunin yung loob ng pamilya mo. Kasi babaguhin nila yung paggastos nila, babaguhin nila yung lifestyle nila. Lahat yung routine babang, sa bahay. Sama-sama kayo. Oo. Oo, kasi ano, kunwari sa amin, lalo na kung kunwari sa amin, di ba, nakatira nga kami sa parents ko. Bali yung dalawang parents ko, tsaka yung kuya ko dito. Kasi yung kuya ko, nagda-dialysis siya 3 times a week. So, tapos kami, kaming tatlong pamilya, ako yung asawa ko, tsaka yung anak ko. Dahil nag-usap-usap nga kami na naintindihan naman nila yung work namin, kasi kami dalawang asawa ko, freelancer. So, naiintindihan nila yung work namin. Pag sa umaga, kunwari, sa gabi kasi yung parang mood namin. Kasi ano naman kami, fixed price. So, walang flexi, parang ganun. So, sa gabi kami nag-work kasi pagka patulog dun sa bata, mag-work kami sa sa gabi. Tapos, malilate kami ng gising. Pero nasa usapan na, parang kusa-kusa na lang, wala namang utos-utos. Parang kusa na na si mama ko, tsaka sila papa ko, alaga yung anak ko pag nagising. Tapos, lunch sila yung magluluto, ganun. Tapos, pag gising namin, kakain kami. Tapos, kami naman yung sa magliligpit. Kami yung maghuhugas ng plato, kami yung magliligpit ng table. Tapos, after nun, mag-spend time na kami sa anak ko. Tapos, hanggang paggabi na, paliligoan na nung asawa ko yung anak ko. Tapos, mag-work na kami ulit ng gabi. Ganun. So, dapat lang, tanggap nila or may kusa sila. Kasi kapag hindi mo in-explain ng maayos sa kanila, hindi naman sila magkukusa, magtutulong. Akala nila parang... At may sasama ang loob. Oo. Or akala nila parang tulog naman tulog to, napakatamad. Or nasa harap lang ng computer, ito lang ginagawa. So yun, so dapat alam nila. Kamalan ng border. Totoo yan. So I think... O yung, like for example, sa amin naman, in my case, I live with my family. Ako noon nag-freelance, then yung sister ko, solo. Ang pinag-iba ko is ako, power. Si graphic siya. Ang nangyari, most of the chores talaga, kanya. Kasi, wala siyang, hindi pumapatak yung oras sa pera sa oras niya. Ako kasi ang pera, pumapatak sa oras ko. So, mientras na hindi ako makapagtrabaho, walang perang papasok. So, most of the tasks sa kanya. But there are times, pagkakunyari, sinabi niya, kaya meron kailangan gawin, meron kong kailangan gawin, baka pwedeng ikaw. So, I can spare an hour or two. Kung nabuhugas, kanya-kanya naman nakabito ka. Oo, importante na pag-usapan ninyo sa akin kung paano papel mo sa ngayon na mag-freelance ka na. Kasi, ang hirap bumawi kapag ka inutusan, kapag umalis ka sa harapan ng computer. Oo. Ang hirap bumalik, ang hirap bumawi. Sa writing, lalo na kung nasa mood ka, tapos nautusan ka, pagbalik mo kailangan, mag-spend ka na naman ng isa pang oras para lang bumalik sa mood. Mahirap bumalik sa momentum pag tinawag. So, pero kung alam nila na pag working ka, hindi ka guguluhin, mas tuloy-tuloy yung work mo and mas iwas-away din. At mas maaga kang nakakatapos, mas may oras kang tumulong, no? Kung matapos mo na yung dapat mong gawin. So, yun. Una, yung lifestyle changes, especially in terms of money. Second is yung schedule sa bahay. Ako una-una talaga yung schedule chores. Kasi pinag-aawayan niya ng mga tao sa bahay. Ikaw, tamad-tamad. Oo, lalo kaya, na kung walang nakakaintindi sa'yo. At i-expect talaga nila ikaw yung gagawa. Dahil akala nila wala kang ginagawa eh. Pero kapag pinag-usapan... Akala nila dalas katanghod ka lang. Pati kunwari, sa inyong mag-asawa, importante din pag-usapan nyo kasi kung sino yung, kunwari, simpleng paligo dun sa bata na sana may ginagawa ka, hourly ka. Pag imalis ka, bawas yung sweldo mo. Pero pag yung asawa mo, pinaliguan ko na rin yung anak mo at ikaw nakapagtuloy ka, edi mas maganda, di ba? Oo. Yung schedule of tasks, I think, importante yan. Kailangan maintindihan na
hindi ka lang basta nakatunga na yung bawat pangtunga mo, may katumbas na pera. Yung tunga sa tingin nila, katumbas na pera na kapag ka umalis, tumigil ka sa tunga nga, wala kang mapupulot na, na pera. Importante yun. May tutulong sa kanila. Oo. Ano pa ba yung... Ako, kasi may... May ibang family naman na may kilala ako na parang kung sino yung breadwinner, hindi siya nag-chores. Parang ganun. Pero sa amin kasi, naman lahat. Diba? No, may ganun eh. Yung parang pwede siya magutos, pwede siya mag... Ano, dahil siya yung breadwinner. Bilang ikaw nagpapasok ng pera. Parang may... Or parang bilang respeto na lang din ng ibang hindi breadwinner. Parang pagpapahingahin ka na lang dahil nagpapasok ka naman ng pera. May mga ganong family. Pero may mga family naman na katulad sa amin, tulungan sa lahat. So, siguro tingnan nyo. Dami-dami. Ganun din dito eh. O tingnan nyo kung, I mean, kung buo ang loob nyo, naiintindihan ng pamilya ninyo kung ano yung pinapasok ninyo. Take note, gagamitin ko yung salitang ninyo. As a, kasi uulitin ko, hindi lang naman ikaw ang papasok dito kasi karay-karay mo silang lahat eh. Kung naiintindihan nyo yung pagiging issue kung sino ang nagtatrabaho, sino ang tutulong, sino ang gumaga. Kasi naiintindihan naman ng tao na, yun nga, hindi ka naman nakatanghod lang. So, nasa hospital na daw si Madam, game na daw siya. Ayun, so yun nga. Isipin nyo kasi, ang freelancing, hindi siya tulad nung sa office lang na parang, ano to? Hindi yung nasa office ka na hindi ka pwedeng magulo ng family mo. Oo. Yung parang, papasok ka lang, tapos, okay. Magaman dyan ka lang. May luga? Ba't hindi siya kumain? Ayaw niya? Bakla! Ayun. Minute ko muna siya. Message na siya. Sige. Kasi na po kayo kay Rhea kasi may ano po na ngayon. Siya muna ay isang in. Siya ay mommy today. Get, so, ano kayo sinasabi mo? Ayun nga. So, di ba kasi sa office, pag pumasok ka, wala ka nang pakialam kung ano nangyayari sa bahay eh. Basta makompleto mo yung 8 hours mula sa pasukan at saka doon sa uwian. Tapos time out, tapos uwi. Okay na, bayad ka eh. Siguradong bayad ka eh. Sa freelancing kasi, hindi yan porkit 8 hours kang nakaupo eh bayad ka. So freelancing kasi more on output based. So kailangan meron kang ginagawa. Hindi pwede yung nag-time in ka lang tapos time out ka mamaya. Like, kung nandiyan sa office din, time in ka, tapos nakipagnaldalan ka lang, wala kang nagawang kahit ano today, okay lang, dahil bayad ka naman. Sa freelancing, isa pa yun sa kailangan mong i-consider. So, ayun, may new viewers. Okay, babalik tayo sa security of tenure. Ay, hello, may new viewer. Babalik tayo sa security of tenure kasi kaya malakas ang loob tumami sa opisina kasi tanggalin at agad-agad eh. Mahabang proseso pa. Patantaan ninyo, freelancing, pag hindi kayo nakapagod ng maayos, pwede bukas makalawa sa end ng shift nyo, tigil na kagad yung kontrata nyo. Yung oras na inilalaan ninyo at ipapaniwanag nyo na inilalaan yung oras sa trabaho, eh, trabaho talaga na hindi pwede kunin. So dapat iba, yun dapat naintindihan ng family mo. Ayun, so, Madam, nandiyan ka na ba? Yes, at dito na ako. Naka-unmute na ba ako? Yes. Ano ka na, Madam? Ha? Andito na ako sa ospital. Pinaliwanag na natin sa mga family. Oo, nakikinig ako. Mula kanina? Yeah. Oo. Ayun, so sige, ikaw naman magkwento. Ano mo ba sinabi sa kanila? Actually, wala silang choice. Kailangan alam. Wala silang choice, wala din akong choice. Wala kami na choice. Diba? I think doon sa mga previous webinars natin na na-i-check ako na how I started. Charot. Pero hindi siya na pinili ko na... Sandali lang. Pinuri ako.
Tinuri ako, ganda ng boses ni Kuya Jeff, parang DJ. Oh. Thank you, kung sino ka mag-comment. Kamamaya, babatid ako, go. Kailangan talagang isingit yan. Anyways, pinuri tayo. Magdiwang tayong lahat. Charot. Anyways, ayun na nga. Nag-resign ako kasi supposed to be mag-move kami ng Cavite. Yun yung plan. Kasi titira kami sa bahay ng ate ko. Okay naman na mag-sacrifice ako na mag-resign. Kasi dalawa na. Lancaster? Ano no? Yung sa Lancaster, oo. Yes. Ano, kasi dalawa naman kaming nag-earn sa family. So, kumbaga, masakit na mawala yung kalahati, pero at least, meron pa. May pang tawid-gutom package pa, diba? May pang dugto. May pang ano pa. So, ayun. Tapos, pero before pa ako mag-resign, naririnig ko na yan. May, actually, meron sa my outdesk. O, nabanggit din ako. Kala mo ikaw lang, Nizza, ha? Meron sa my outdesk na gusto akong i-refer as, ano, as VA. Pero, katulad ng mindset ng lahat na, hindi naman stable yan eh, ganyan. Kilala mo yun, Jeff. Anyways, ayun na nga. So, katulad ng usual mindset ng mga nilalang na, hindi naman stable yan eh, ganito, ganyan, keme do. So, hesitant ako, pero parang mga within 3 to 6 months na ichinichika na sa akin yun. Ako naman, sige, oo lang ako ng oo, pero dead ma. Tapos, eh, hindi na tuloy yung paglipat. So, hindi ko naman kaya mag-intay ng 6 months, ma'am, na walang trabaho bago ka makabalik sa same company na pinasukan mo. You have to wait at least 6 months before you can reapply and then start from scratch ka. Tapos, hindi ka pa assured na same position yung makukuha mo or sa same position, same department ka babalik. Tapos, ayun na, pinatulang ko na si referral sa akin sa my outdesk. Nakapasa naman. So, eto na. Kala mo, smooth sailing, no? Hindi, mga 3 months din ako mahigit na walang clients na alam mo yun, nagpapaka-buang na pag-aasikaso ng background mo pag tuwing interview para maayos. Aral-aral, review-review, training-training. Tapos, sandamakmak din ng mga client interviews and all. So, ayun, wala kami lahat choice. Yun yung bottom line. So, walang masyadong preparation na, uy, guys, mag-freelancing na ako, ha? Bahala na kayo dyan. Walang ganun. Walang naganap na ganun. Pero, transparent naman ako sa bahay na alam naman ng lahat ang ganap ng pangkabuhayan showcase ko. So, bahala na si Batman. Alam mo yon. Let's do what with what we have. Diba? Pag nalaman naman nila na pag-free nga sa office ka, hindi naman sila nagbubulo eh, diba? Oo. So, ayun. Papasok na dun ngayon yung preparation natin with the family at saka ng lahat-lahat pa when it comes to freelancing. Kasi marami kang kailangan i-prepare dyan eh. Una, physical or technical preparation. Yung kahandaan mo technically as a freelancer. So, kung hindi man na-i-prepare mo yun before ka mag-decide, at least when you decided, ipak mo pa rin yung pag-prepare doon. Pangalawa, emotional preparation, syempre. Yung how would you, paano mo i-prepare si family na sabayan yung demands ng trabaho mo. And at the same time, lahat sila hindi maka-aggravate sa hirap ng sitwasyon ng freelancing. And pangatlo, syempre, financial preparation. So, katulad nung sinabi nyo kanina, pare-pareho tayo na little to nothing ang savings when he started. Nakaka-relate ako dyan. Pare-pareho tayo ganun. So, wala din ako. Pero, yun lang naman siguro yung advantage. Magastos pa kami ni Ray, ano? Dalas pa namin magkita. Tapos kain-kain, inom-inom. True. I-induct sa ano, sa kung saan-saan. Brasil-Pinas kaya. Sorry. Oo, yun yung mga time na nag-i-induct tayo kung saan-saan na feeling Brazilian. Oo. So, yun din siguro pala, no? I-tip natin sa kanila na parang dapat i-consider mo rin kasi kung papasok ka pa lang sa freelance kung paano ba, nag-zero ba yung family mo or may buffer ba kayo na dalawa kayong nag-work?
sino ba yung mga nagpapasok ng pera sa inyo. Kasi kung totally ikaw lang, hindi advisable na mag-jump again ng full-time agad. So, yes, siguro kung ganun, may chance ka pa rin naman na mag-freelance. Habang may work ka, doon mo simulang pumasok, doon mo simulang ano. Pero kung, ayun nga, para meron pa rin nabibigay. Oh, may comment ako kung saan rin na, di ba, kakwentohan siya, tapos parang nagiging interest at kung ano yung freelancing because of the benefits. I think ngayon, sana, because artist na, huwag silang masyadong freelancing because dahil gusto lang nilang pagtrabaho sa bahay, dahil ayaw lang nilang bumiyahe. Sa akin kasi mababaw na rason yun. Kung yun, hindi ka handa doon sa pera. O kasi sa akin, kung yun para pumasok ka ng freelancing, mahihirapan mag-adjust sa time wala kang pera. Kasi doon kay Kunin na sana na bumabiyahin na lang, at least may pera ako. You get what I'm saying. Yung parang pumasok ka dahil ingin ka lang dahil sa bahay lang siya, siya kailangan gumising. Alam mo yun, parang physical lang yung pagpasok sa freelancing. Tagap na dapat pumasok, ay inggit ka lang. Inyo. Or yun pala, nainggit ka lang kasi nung time na yan, nung time na naisip mo yan, ipagod ka na sa work or napagod ka lang sa commute, ganyan. So, kumbaga, pag-isipan mo rin muna. Tapos have a powerful why. Kailangan yung why mo is powerful enough to keep you going kahit na everything is against tough, you. Ano, it will get tough talaga eh. Meron talagang time na magiging tough at gusto mo mag-give up. Pero dapat matibay yung why mo na panghahawakan mo na mapapamove ka niya. Hindi lang... Kasi totoo yun eh. May mga ano kasi, may mga tao kasi na parang hindi para sa kanila yung freelancing, hindi dahil sa skills or whatnot, personality-wise. Kasi ang dami kong nakikitang articles or posts sa iba't ibang groups na parang nade-depress na sila kasi they can't be at home. Parang hindi sila ganun komportable na sa bahay, nalulungkot sila, wala silang makitang tao. Meron kasing taong sociable talaga by nature eh. So, marami kang kailangan consider kung kaya mo talagang mag-stick dito. And isa sa mga reason para mag-stick ka is yung strong why. Na parang kahit gusto mong gumimik, pero dahil you have to do something or meron ka mga responsibilities at hand, kaya mong isang tabi yung kagustuhan mong gumimik at makakita ng mga tao. Mga ganyan. Ang dami kong nakikitang mga post sa Facebook na nade-depress keme doon ganyan dahil... Pero ano, alam mo, may nag-depress din kasi yung kunwari, yun nga, yung nakikita kasi nila nagpo-post na 60 hits, ganyan. And like, lagi nating sinasabi, nagpe-paint siya ng wrong expectations sa newbies. Oo, pwede siyang kitain, pero hindi yun ang dapat na expectation mo sa first month pa lang. Na tapos pag hindi mo siya nakuha, ay madi-depress ka. So, mas magandang first pa lang, i-ano mo na yung mindset mo na sisimulan mo. Dapat dedicated ka at saka pursigido ka na sisimulan mo talaga mula sa umpisa at gagapangin mo pataas. Yan yung isa sa mga rason kung bakit namin ginagawa to talaga actually is to parang change the mindset and expectation. Sige lang, okay lang. Okay lang. Magdinebilis daw kasi. Lalabas na nga ako. Minayin nga na kasi. Maingay ito, mami. Okay? Sige. Sorry sa commercial. O, diba? Yan yung sinasabi namin na prepare your family. Alam nila may kausap ako. So, hindi nila ma-i-on yung nebilizer kasi daw maingay. Sila yung nag-a-adjust. Ito na, sorry na. Lumabas na ako. Nandito na ako sa may ano, fire exit. Anyways. Ayun, nawala tuloy yung sinasabi ko. Yun na nga ba sinasabi? Nasaan tayo, madam? Na-distract ako. Ayun nga, yung ako sa nebulizer. Kailangan powerful yung wine mo. Ayun.
So, eh, ano, siguro, hindi rin naman natin sinasabi na, di ba nga wala namang tamang, tama or mali ba? Hindi rin naman natin sinasabi kung ano yung mababaw mo, ano yung hindi. Basta, sa sarili mo, mas ang okay. Ang hirap kasi nang nadadala sa FAD eh, yung, ay, usong freelancing. Ay, parang ang dami yung mayroon sa freelancing. Join ako dyan. Oo. Dito yayaman tayo. So, although, walang plastikan na. Oo, tsaka walang plastikan. Lahat naman talaga tayo kailangan ng pera. Oh, tayo, nakarinig ka ng... hindi natin sinasabing mali na maging goal yun. Pero, if yun lang yung goal mo, madali ka talaga madidepress. Dahil, hindi ka talaga maaabot. Hindi ako mo naabot agad yun. Pero hindi mo... ano ba? Kasi parang yung... nag-start ka sa comparison eh. Oo, lagi namin sinasabi na meron kang... parang ayun, nagsasapuan tayo. Ayun, so, ayun. So siguro bumabawi ako eh. Siguro kung ano mo, i-debate mo na yun talaga, pera talaga ang gusto mo maging why, siguro have another why. Na have another why more than money. Oo, more have a why na hindi money. Na yun yung panghahawakan mo. Dahil kapag ka money talaga or naging why mo is gusto mong kumita na 6 digits, mas lalo kang madidepress or mas sad kung hindi mo makuha yun. Dahil may paman tayo. Meron ka lang level na meron kang kino-compare yung sarili mo. Whereas kung yung mindset mo is mag-grow ka, yung slightest growth, kahit one inch growth lang yung nakuha mo, tuwa ka na kasi alam mo sa sarili mo na nag-grow ka. Like yung example kanina, yung sinabi ko na 200 pesos lang yung first na ano ko. Sobrang saya ko nung as in yung buong pamilya ko, pinang ice cream namin siya. Kasi nakukuha ko yung pera mo na ano. Diba, hindi mo naman kasi alam mo yung na-scam ba ko or ano. Kasi nakuha ko yung online. So, tuntuwa kami, nag-ice cream kami. Wala kaming nakuha dun sa ano. So, pina-ice cream namin. Kasi alam ko na kaya ko pala kunin. Pero kung yung goal ko is, nag-expect na ako agad ng 6 digits nung first month na yun, syempre sasabihin ko, 200 lang. Diyos ko, yung gagawin ko, di natatapon ko. Ganun. Parang sasabihin ko, yung buwan ako nag-prepare, di ba? Nakapagawa ng notebook. Tapos 200 lang yung kinita ko. Magkano yung notebook ko? Magkano yung tinta ng ballpen ko? Mga ganyan. Ako nung nag-ano ko. Sila ka magkwenta. Nung nag-start ako, wala kami internet. Nagpabili ako ng pocket wifi sa kuya ko. Kasi yung kuya ko nasa Canada. Sabi ko, kuya, bili mo ako ng pocket wifi. 1-4 lang. Subukan ko lang magkumita sa internet. Sabi ko sa kanya. Tapos pinili niya ako ng pocket wifi. Doon ako nag-start. So babalik tayo dun sa lagi nating lagi nating sinasabi sa kanila na freelancing is a lifestyle. It's not just a job. So kung income lang yung focus mo, then you're treating it as just a job, 'di ba? Freelancing is a lifestyle. So hindi lang yung pangkabuhayan. Buhay na po ako, nababalik. Hello. Doon papasok yung why mo na hindi money. Yeah. Oo. Kasi babaguhin ito yung buong buhay mo. Like, yung routine mo. Yung why ko, nasabi ko naman na before, gusto ko kasing makitang lumalaki yung anak ko. Yun yung pinag-usapan namin mag-asawa. Kasi, para sa akin, na hindi naman ako judge, pero na parang naawa ako dun sa mga parents na siguro choice rin naman nila yun. Pero nakakaawa yung nag-work, tapos gagabihin sila overtime, ganyan. Tapos pagdating nila sa bahay, tulog na yung mga anak nila. Tapos pag alis nila, tulog pa yung mga anak nila. Or nakapasok na sa school. Ayun, so medyo na ayoko nung gano'n na lifestyle. Gusto ko kasama ko yung anak ko. So, yun yung pinanghawakan ko. Kahit na magkano lang yung pinipita ko. Ayun. So, ano ulit? Kasi kung mali yung why mo, pag nahirapan. Ito naman, pag mali yung why mo, pag nahirapan ka, tulad yung sinabi natin kanina, aayaw ka, bibigay ka. Kasi mali yung why mo eh.
it has to be powerful enough to keep you going. Ano, kahit walang-wala ka na dream na dream ka na, pag pinanghawakan mo yung wife mo, tatayo ka talaga. Ayun. Oh, yung, kahit wala kang tulog, go lang. Oo, go lang dahil na iniisip mo. Ang magandang tanong dito. Ay, sige, go Rhea, go. Sige. Ayan. So mabalik lang tayo doon sa ano no, doon sa preparation ng family. So kanina, habang nakikinig ako sa tricycle sa mga discussions ng dalawa, mostly nang na-discuss is majority financial preparation. So katulad ng nabanggit ko kanina na unang tatlo is not really preparation pero halimbawa, you decided beforehand na mag-freelancer or you became a freelancer by accident. Yun pa rin yung tatlong kailangan mo paghandaan. Technical preparation, which is yung mga gagamitin mo, and workspace mo, kasi importante ang workspace. Ang hirap, well, may excuse yung mga breastfeeding moms, no, na kailangan magtrabaho sa bed kasi yung anak nila nandun at kailangan nilang padelehin. Ha? Ayun. Kasama sa preparation yung, for me ha, yung workspace mo kasi it would set your mood to work. Yun, dun mo magsa-start mabibuild yung habit mo to work. And not just your habit, pati habit ng buong family. Na parang hanggang unti-unti makakasanayan nila hanggang sa maging rutina na basta't nakapwesto ka dun at nakita nilang may ginagawa ka, alam nila sa sarili nilang busy ka, may ginagawa ka, hindi ka nila istorbin basta-basta unless it's an emergency. Kasi nakita kong nakita ko na routine yan sa bahay kahit yung mga bagets eh. Basta alam nilang nandun ako at may kausap ako or kahit walang kausap at alam nilang tutok ako sa monitor na parang kami lang dalawang tao ng monitor sa mundo. Eh, nagtatrabaho ko at hindi pwedeng basta isorbohin ng wala namang something talaga. So yun, workspace yung isa sa magsiset ng mood nyo. Pangalawa, dapat aware ang buong pamilya nyo sa schedule mo kung nag-work ka ng early para alam nila kung kailan dapat at hindi ka nila dapat istorbohin. Kapag gusto lang nilang tsumika or gusto nilang pag-utos sa'yo or what. Kailangan aware silang lahat kung ano yung ginagawa mo. Hindi mo man kailangan i-explain yung buong details ng trabaho mo pero at least yung routine mo, alam nila para alam nila kung kailan ka nila istorbohin at hindi. Importanteng involved silang lahat. Kasi may mga interviews na bibigla na ng batang dadaan sa likod mo, ganyan. Although hindi siya masama, hindi siya pangit, hindi siya mali, pero it's distracting sa'yo at sa kausap mo. And it shows kasi na hindi ka seryoso mo. Parang, hindi naman sa hindi ka seryoso. Hindi mo pinahahalagahan. Well-prepared ka. Oo. It shows na well-prepared kasama kasi yung preparation eh. Not only your preparation, tsaka yung preparation ng family mo. Nakikita yun ng client eh, kung hindi ready yung workspace mo, ibig sabihin, hindi ka prepared to take on a job. Mm-mm. So, kung may mga batang hindi ka seryoso. Mo, ibig sabihin, hindi prepared yung household sa tatrabahuin mo. So, mga ganun. Iisipin ng client na pwede kang madistract. Alam mo yun, pwede kang madistract anytime na hindi mo pinaprioritize yung work mo on the times or days or hours na dapat mo siyang intindihin, eh binabayaran niya yung oras na yun. Yung oras mo yun, binabayaran niya para ilaan niya sa'yo. May clients naman na okay lang. Pero syempre, it shows din kapag meron kang respect. Hindi mo may iwasang mapaisip eh. Kasi put yourselves into your client's perspective. Halimbawa, nanay ka, tapos client mo lalaki. Alisin mo yung thought na nanay ka pala. Ilipat mo yung sarili mo sa kay client na parang pag habang nagtatrabaho ka tapos makikita mahabang nagtatrabaho si client mo tapos makikita niya na ang rowdy ng paligid mo at tatakbuhan yung mga anak mo, anong iisipin mo ikaw yung client? Baka naman ngayon lang niya ako inaasikaso dahil nakatingin ako at mag-ausap kami tapos pagbaba ng telepono balik na siya sa ginagawa niya, hindi niya ginagawa yung pinapagawa ko. Binabayaran ka ni client eh. So ibig sabihin kulang yung attention mo, baka hindi mo napupot yung like 100% po dun sa trabaho or yung output na dapat naman ibigay mo. Syempre, mapapaisip sila.
kung judgmental tayo, judgmental din sila. Pare-pareho lang tayong judgmental. Charot. Dali natin yung diba? Put your best more to them. Kasi gumagastos sila eh. Oo. Binabayaran nila yung totoo naman yun. Na yun eh. Lalo na yung ano, meron ako kasi nakita, sorry ah, hindi ko siya inaano, walang mali dun, pero ano lang, medyo na ano lang ako. Kasi ano siya, paid course siya. Pero nagpo-post kasi yung anak niya, punta nang punta sa kanya. So, kung binayaran ng tao yan, syempre, i-respect mo naman sila enough na yung buong oras mo sa kanila lang. Ano man lang ba yung hawakan ng asawa mo yung anak mo para hindi nagpo-post? Hindi mali yun. Kasi, hindi ibig sabihin na masama kang ina. Oo, at hindi rin iisipin ng kausap mo na napakabuti mong ina dahil habang natatrabaho pa inaasikaso mo yung anak mo. Hindi. May times na, okay, siguro kung nag-vlog ka, sorry mommy, yung vlogger ka na freelancing, ganun, okay lang pumupunta yung anak mo dahil nakikita ng mga tao yung talagang lifestyle. Alam na ng tao yung lifestyle, nagbabayad na nga sila para makakuha ng skills. Pero nandun pa rin yung anak mo. Diba? Oo. Tsaba yan. Ayun. So, halimbawa sa ating dalawa, Nisa, diba? Hmm? Halimbawa sa ating dalawa, lalo na tayo para tayo may anak, diba, na maliliit, na makukulit, na yung toddlers, yung stage na tipong kahit panlatilatan mo ng mata, dead ma, diba? Mm-hmm. Yun yung mga stage na yun eh. Importante na i-prepare mo sila kasi parang sila yung tipong pasok ng mag-i-interrupt. Pero the good thing about yours, halimbawa, si madam na bagets mo, di ba? Bumubulong siya pag alam niya may kausap ka. Uh-oh. Yung mga anak ko din, ganyan, sumasign language kasi, pag kami naging pipi lahat sa bahay. Or kasi sobrang baby pa kasi yan, hindi pa yan makakaintindi. Yung asawa mo. Hindi ibig sabihin nun na masamang ina kami ni Nisa dahil yung anak namin, hindi sulpot ng sulpot sa likod namin kapag may kausap kami. Hindi ibig sabihin ng masamang ina kami. So, yun lang. And I, thank you. Yun lang. Kasi may time na pwede, pero time na pwede yun. Like, kunwari nga, kung vlogger ka, tapos gusto mo ipakita yung lifestyle ko na habang nag-work ka, pumupunta yung anak mo, okay lang. Pero kasi kung bayad iba yun ka, eh. Bayad ka eh. So, nagbayad yung mga ano para maka... matuto. Para sa oras mo na yun. Kahit nasabihin mo 1 minute lang, pero hindi kasi 1 minute lang eh. So, ang naging comment kasi sa akin is wala na sila natutunan dahil puro pause at puro segue. So, ayun lang, respect lang. So, parang ganun, respect lang din sa client. Mm-mm. Na pag sila, pag bayad yung oras mo, sila lang talaga. At saka ang take ko pa dyan, isa Nisa, is not on you, on your client side, but on your kid side. Isipin mo na it will teach your kids discipline and to respect other people, to respect you or other people when they're working, kasi, when they are doing something. Kasi, ano pala yung problema kasi? Pag nakikita ka ng anak mo, pwedeng magkaroon sila ng walang notion of office, parang work. Responsibility. Kasi akala nila pwedeng ganun. Pero kasi nga, yung sinabi ko kanina, habang maliit pa lang sila, hindi pa sila nakakaintindi, yung asawa ko yung kinausap ko. So, pag alam niyang nakaharap ako sa computer, nadali ng asawa ko sa labas or natahimik sila. Hanggang ngayon lumaki siya, 5 years old na siya. Alam niya. So, pag nandito ko sa computer, pag suot ko yung headphones ko, bubulong yun or dahan-dahan siya lalapit. Pero kung wala, okay lang. Saka kung yung mga gamit ko sa table, hindi talaga niya ginagalaw. Kasi natutunan niya mula nung bata siya. So, ngayon, hindi talaga siya gumagalaw sa So, yun lang din. Siguro, baka yung iba iniisip is kailangan i-meeting mo yung buong family mo. Hindi naman. Parang, lang ngayon ang... Oo, may pa-meeting. Lang, yan, parang, mag-meeting kayo sa malaking table. May pa-meeting si madam. Wow, Donna. Yamanin. Kasi ganun kami nung sinabi namin na buntis ako. So, nag-meeting kami na. So, ayun na nga. Kailangan lang, alam nila yung mga bagay na, akala mo maliit na bagay lang. Mm-mm. Parang, matigas yung expectation mo, kunwari, napanood mo yung course na yun. Kailan pala yung bata, ganyan. Kailan pa yun. Pero kung umpisa pa lang, tinuturoan mo na ng disiplina yung
anak mo. Ayun, katulad yun. Alam niya, alam niya rin yung notion na may... At mabibit-bit niya yan hanggang paglaki. Kung paano din niya tatratuhin yung trabaho niya, yung kung paano niya din irerespeto yung oras ng ibang tao, at oras niya na dapat para sa ibang tao. Kasi alam niya, yun lang yung gusto kong linawin, na hindi ka masamang ina kapag tinuruan mo, hindi ka pabayang ina kapag inasikaso, inuna mo yung client mo for that hour na hindi naman ganun ka-emergency dahil lang yung anak mo nag-iinarte at gusto magpabili ng lollipop, inuna mo si client mo dahil bayad niya yung oras na yun, nataka-schedule ka to work for that, inuna mo si client kesa yung lollipop ng anak mo, hindi ka masamang ina. You're just instilling discipline. Actually, and mas mabuti kang ina nun dahil tinuturuan mo yung anak mo na. Kasi true. Magiging spoiled siya eh. Pag true. Binigay mo agad ng hindi na niya inaisip kung okay pa ba, kung wala siyang sense of responsibility. Ikaw din. Hindi niya inisip kung iniistorbo siya. Ganyan. Sinisira mo din yung anak mo eh. Laki niya, pagdudusak niya kung ganyan yung kaya. Self-entitled din, anak mo pala. Ayan, naririnig na po ba ako? Pasensya. Ayan. Nandiyan ka na ulit. Ayan. Diyos ko. Ako naman ang sinasabotahe. Bakit ako walang sumasabotahe sa akin? Eh, ako ang pinakamasamang tao sa ating tatlo. Ikaw nga yung gusto mong awayin. Ako nga yung gusto kong awayin. Tapos, sinisa talaga lahat ng ano ko. Si kay Nizza bumabali. Eh, kasi daw, baka ano daw, sagutin mo sila na miyaw-miyaw. Baka daw ko lamin. So, ano siguro, wait ah. Meron na ako ano. Kasi, baka may mga natakot sa mga sinabi natin na baka natakot na sila mag-start. So, hindi naman. Hindi kami hindi naman. Pero, we have to be realistic eh. Oo. Yun lang. Setting correct expectation. Oo. Nag-ano lang kami ng expectation pero hindi namin kayo dinidiscourage. Kumbaga. Or hindi namin kayo dinidiscourage. Totoo yun. Oo. Disclaimer, the views and opinions of the three Kemmers here does not reflect the entire... Pero totoo yung sinasabi naman ni Nizza dati na to each his own sa freelancing journey. I mean, you have your own journey. Sige, go. Pero, ang challenge is, you have to be wary of the challenges sa freelancing journey mo. So, ang question ko ngayon, dito na, no, pinag-usapan na natin yung mga bagay-bagay. Let's just say, ngayon mong iset yung expectations ng family mo, ngayon mong iset yung expectations ng mga tao sa paligid mo, pero hindi bumubra. Hindi sensitive sa decision mo. Itutuloy mo pa ba? Hindi mo pa itutuloy? Or what? Ikwento ako. Ayun. So, di ba yun nga? Like, tinry namin kausapin yung parents namin. Ano po yung family? Sabi ko, at saka nung baby si Ashley na. Sabi ko, bumili ako nun yung malaking headset na pink. Para kahit malayo, makita nila. Sabi ko, pag naka-headset ako, nag-work ako, nagsusulat ako, wag muna akong kausapin. Pero, yung nanay yung tatay, nakakasuta nila, nakakalabit pa. Tapos, ginawa namin. So, sabihin mo na ayos, tapos gawin mo ng paraan na mag-adjust din. So, nag-adjust kami ng asawa ko. Ano naman, punta naman kami sa, doon ako sa loob, sinet up niya yung desk ko, pinasok niya sa kwarto. Tapos, nakalock ako. So, naka-headset, naka-lock. Yun yung problema. Pumakat ako lang yung magulang ko. So, ayun, so, katok sila. Pinsan, pumakatok sa kain ko ba? Eh, simpleng tanong lang kasi na ganun. Okay lang. Sabi ko, message mo na lang ako. Ano, simpleng tanong lang nakakain ka ba? Ano na, tumayo ka na, nakakawala na ng momentum. So,
ang ginawa namin, pinag-usapan namin ulit, sinabi namin ulit yung work times, ganun, meron akong board na work time ko to. Tsaka, tapos yung afternoon, hindi talaga, bumaba naman kami ng asawa ko. May office kami dito sa baba, tapos sa third floor yung bahay ko, sa 55th floor, yung bahay na. Ayan na naman yung 55th floor na yan. Ang nangyari noon, pag nasa office kami, alam ng anak ko, alam ng family ko na nag-work kami. So nawala na yung oo, usually kasi sa una lang naman yun ni na then, kasi syempre oo, sa una lang siya. Naman siya, I mean, isang sapi na kukuha. So huwag kayo mawala ng pag-asa kung talagang gusto niyo siya. It powerful yung wife. Oo, patient lang. Be patient lang. Kasi kahit naman matanda yan, hindi naman isang sabi mo, matatandaan niya yan. Kasi andun yung thought na alam niyang nandyan ka eh. Tapos gusto niyang sabi na, oy, kumain ka na. O, nag-worry lang naman sa'yo yung tao. Hindi naman para istorbo ka. Mm-mm. Hanggang sa masanayan nila. It's like building a habit. Kasi it takes adjustment. Ito yung sinabi. Ito yung sinabi ni Rhea na it takes adjustment, not only for you, but for your family. So, learning curve siya. Pag-aaralan mo yung freelancing, pag-aaralan din nila kung paano sila mamaneuver around you as a freelancer. So, give them time to adjust. The same way, ikaw din, nag-a-adjust ka to the freelancing, yung freelancing job mo ngayon. Mm-hmm. Yung second question naman is, ano naman yung, kasi ito, kanina pa natin pinag-uusapan yung adjustments ng family sa lifestyle natin. Mm-mm. And ay baka nabanggit nyo na kasi na sinabotahe ko ng mga kalaban. Anong mga adjustments na gagawin natin as a freelancer para sa pamilya natin? Kasi marami akong kilala na freelancer na nasilaw sa pera, na kumikita sila ng laki. Tapos bigla nila nakakalimutan na may mga nakaasa sa kanila. Alam mo yun? Ano yun ba yung... Kasi tayo just as freelancers for the sake of the people around us. So, ano ba yung mga dapat i-adjust din ng freelancer sa sarili nila? Tingin niyo? Sige. Mauna ako. Para makabawi. Unang-una, yung spending habit mo na... Halimbawa, galing ka sa employee. So, sanay ka na every 15, 30, may sweldo ka. So, pwede ka mag-ubos ng pera ng 14 kasi 15 may sweldo ka na, di ba? So, hindi ganun ka-consistent ang flow ng pera pagdating sa freelancing. So, you need to adjust your... Para sa umpisa. Oo. Hindi ka na from paycheck to paycheck. Nung una talaga, nag-iipit talaga ako ng pera. Kasi lagi yung iniisip, paano pag mag-cancel yung client ko? So, ipitin siya ng ipitin, ganyan. Or yung ano, yung buffer. Oo. Sa parang, part ko na, na fixed price. Oo. Tapos halimbawa, may gusto kang bili na hindi naman ganun ka-importante, medyo pause ka muna. Kasi, baka... maisip mo ka na bukas, baka bigla may emergency, ganyan, katulad yan, nasa hospital yung anak ko. Hindi katulad ng employee ka na may HMO ka, may fail health ka, may mga kineme kang ganyan. Ngayon, wala akong HMO kasi, so, lahat to, out of pocket. Ayun, so, masakit yun. Okay lang yan, kaya ko naman bumili ng hospital. Muntik ko nang bilhin para magkabakante. Charot. Walang bakante sa ospital, bibiling ko ito, pati mga doktor. Uh-huh. I will buy you and yes, all the patients in this hospital. And your friends and families. Oh, diba? So yun, yung spending habit, unang-una mo kailangan, lalo na kapag sa babae, or ikaw yung breadwinner, at ikaw yung major na iintindi ng budget, ikaw yung nagkukwenta, ikaw yung namomroblema, how to make ends meet, kung paano pagdudugtong-dugtongin ng lahat. Madali kasi na ikaw lang yung breadwinner pero hindi ikaw yung household manager eh. Kasi abot ka lang ng pera, so bahala siya. Ibang bagay. Ikaw yung boss. Yes. Yung nanay niya yung nag-budget. Kung ikaw yung boss, maglas-las ka na. Tapos magkaibang ano yun, magkaibang skill set. Charot. Yung ikaw yung household manager at ikaw yung or ikaw yung breadwinner, magkaiba siya. Pwede pag ikaw din yung both. Oo. Oh, kasi pag ikaw yung manager, may dagdag anxiety yun. Pag kunwari kulang pa, saan ko
kanin, ganun. Like, kung ikaw lang yung breadwinner, sabihin mo, ito lang yung kaya ko ibigay. Sorry, ito lang. Kasi hindi ka naman nag-break. Dahil yun lang yung kaya ko ibigay. True. Ayun. So, yun yung unang-una, parang financial adjustment or spending habit adjustment. Pangalawa, sa freelancer, kasi pag sabi mo lifestyle, general yan eh. Pwedeng monetary lifestyle or how you move around. Yon. So, okay, kung nasanay ka na may set schedule ka na, 8 to 5 ang trabaho mo. And then suddenly, you became a freelancer na hindi ka naman hourly at kung kailang oras lang may trabaho or kung anong oras ka lang may gagawin or kung kailang oras mo gustong gawin, napakalaking tukso niya na mag-procrastinate at magpasakasaka ng gagawin. So, kailangan mo talagang, kung wala kang self-discipline noon, magka-self-discipline ka ngayon. Kung meron kang self-discipline na noon pa, dagdagan mo pa ngayon. Ganon. So, malaking ano yan talaga, willpower ang kailangan mo para... Kasi ang lado ko dyan, ginagawa ko yan minsan. Yung alam mo, may gagawin ka tapos hindi pa naman deadline, mamaya na lang. Manood muna ako ng ganito or lock muna ako or browse lang muna. Tapos before I know it, 3 oras na akong nanonood ng kung ano-anong video ng sunod-sunod sa Facebook or sa YouTube. Diyos ko, Lord. Na yung mga pula ka na kumakaway, ganyan. Oo, lahat yun napanood ko na. So, ayun, pangalawa yung mismong... Tsaka parang... Parang napag-usapan natin yan ngayon, di ba? Napag-usapan namin to ni Rhea dati na isa sa mga adjustments na natutunan namin pareho sa pag-freelance is yung pag-always consider ng backup. Mm-mm. Kumbaga, ito yung plano, may backup, may plan B ka, may plan C ka, may plan D ka, kung pwedeng hanggang plan letter Z, meron ka. Umusin mo lahat ng alphabet. Plus yung, tapos yung pagiging resourceful. Kasi sa freelancing, alam mo to, Nizza, alam natin ito na lahat na nakikinig. Pag walang kliyente, pag walang perang pumapasok, hindi ka naman pakaling itik. So gagawa at gagawa ka ng paraan. True. Hahanap at hahanap ka ng pera. So yun, freelancing has really taught me personally to be very resourceful, more resourceful than I ever was. Kaya, yun, natutunan kong palakihin yung business ko rito sa Pilipinas, hindi lang online. Remind ko lang na yung resourceful, hindi yung makakahanap ka ng way para dayain yung client. Ay, hindi yun. Iba yun. Iba. Hindi natin. Sa akin, pandurugas yun. Iba yung resourceful sa pandurugas. True. Tsaka naalala ko yung binanggit mo na plan A to Z na yan, Jeff. Bumalik sa akin yan eh. Naalala ko, meron akong parang may isang webinar, hindi ko alam with you yata, Jeff, yun, or with Nizza, I think, na isang oras mahigit. Na pinost ko sa personal profile ko. Oo, pareho kayo. More than 1 hour, sure yan. Pagka yung dalawa talaga, isa sa inyong dalawa or both. Anyways, pinost ko siya sa personal profile ko. Merong isang fan. Sorry. Fan din. Wow, fan. Meron akong isang, yes. Isa lang kasi. Kaya fan lang. Nakakahiya naman sa fan. Isa lang kasi siya. Electric ba yan o abanico? Abanico. Nakinig siya ng entire webinar. Pinakinggan niya, pinanood niya yung entire episode. Take note, hindi siya freelancer. Sundalo siya, te. Pang-militar. Tapos, one time nasa probinsya ako, nag-crash yung laptop. Eh di syempre, wala akong dalang backup, di ba? Kasi nasa probinsya ako eh, nag-crash yung laptop, nag-inarts. Tapos, edi, tinawagan ko si client kayo sa phone ko. Sabi ko, hindi, ayaw mag-work ng laptop ko. Pero, anything that I can do on my phone, like answer kinemes ng mga agents, kung may mga tanong sila, sige, sasagutin ko. Pero yung ibang task na pang PC lang, hindi ko magagawa for now. Baka mamaya pasabi ko kasi ayoko manggising ng mga tao dito sa bahay na manghiram ng laptop. Which is, so, nung tapos, edi, kachat ko din siya. Sabi niya, nasan yung backup mo? Diba sabi mo, dapat may backup? Sagulat ako. Sabi ko, paano nga ako may backup? Wala nga ako sa bahay, diba? Naglalakwat siyang ako. Yung backup ng backup mo. Sabi ko, nakinig si Kuya, nanood.
Hinahanap niyo ako ng backup ng backup. Kasi yun yung sinasabi ko kay Jeff. Kung kinakailangan na yung backup mo, may backup pa rin, go. Hanggat kaya mong lagyan ng backup, yung mga backup, yung backupan mo pa rin. Kung kaya mong ubusin yung alphabet, ubusin mo para sa plan A to Z mo. Kailangan lagi kang ready. Yun lang. Haba ng kwento, no? Pero yun lang gusto kong sabihin. Kailangan kang lagi prepared. Sinisa kasi pa si Muno. Totoo naman yun eh. Yun ang napag-usapan natin, di ba? Na, yun nga, natutong humanap ng paraan. Pero ano, eto, meron lang akong mabanggitin kasi kanina sinabi natin na kailangan may 6 months na ipon ka. Ano lang natin na hindi rin naman kasi lahat. Hindi siya required. Hindi possible sa lahat. As in, hindi possible sa lahat. O, kasi meron nga, nagtatrabaho na, di ba? Tapos wala pa na ipon. So, hindi siya kailangan maging hindrance para kayo mag-start. Kung gusto niyo talaga mag-start. Hindi siya required. Ano, advice sa po lang kung kakailangan. Ang kailangan lang ito, lakas ng loob na kahit ano man yung dumating, kaya mo siyang... Oo. Yun lang talaga yun eh. Yung drive mo to continue. Pero, kahit ilang beses kang nadapa. Ilang beses kang napahiya, ilang beses kang na-decline ng client, go ka pa rin. Yun lang yun, yung drive mo to yung, push through. Tsaka yung pagiging iisa ng family mo. Yung tama ka naman sa una, pakikiisa. Pakikisama. Yung pagiging one. Ano ba yan? Ay, pakikisama. Ayun, sis Maria. Mm-mm. Unity ng family mo. Kasi, yun nga, magkakaroon kayo ng... participation. Ano ba? Ano ba sa unity ng family mo? Kasi magkakaroon talaga ng time na walang-wala kayo eh. Pero, dapat hindi kayo nag-aaway. Kasi ako, aminado naman ako, alam naman ng group yun. Makikita mo yun sa past post ko na meron time na sobrang walang-wala kami. Yung kinakain namin, kanin, tapos lalagyan namin ng toyo. Kunwari adobo. Umabot ko. May time na ganun. Pero saya-saya namin yung mama ko. Kasi tawa kami ng tawa. Kasi ano ba yung adobo mo? Walang lasa. Ganun. So, kailangan lang yung outlook nyo. Hindi yung walang-wala na kayo. Tapos nag-aaway pa kayo. Diba mas, ano? Aray ko naman, so, Nisa. Tinamaan naman ako dyan. Alam ni Jeff yan, mahilig ako mang-away. Hindi, kasi ako sinabi, tinamaan ako. Sa sarili ko, never, kami ng asawa ko, never namin pinag-awayan ng pera. Never pag-aawayan ng pera. Ay, hindi naman. Sa pera, kikitain mo rin yan eh. Pero yung mga words na mabibitawan mo pag, ano, mahirap na. So, yun. Yun ang promise namin sa isa't isa. Hindi kami nag-aaway talaga. Pag kunwari kulang, hindi yun, gawa ng paraan. Ganun. Pero, ayun, yun na. Ayun. Parang so, nawawala si Jepo. Hindi sumasabat eh. O, di ba? Wala siya. Hindi siya sumasabat. Kasi sabat yan eh. Ulayin ako dapat yun mga ganun. Eksena eh. Hindi siya sumasabat. So, ibig sabihin nawawala na naman si Bakla. Ayun, tingnan mo. Yung asawa ko, ano, pababa na siya dito. Pinatulog niya yung anak ko. Tapos, pababa siya. Nakita ko siya eh, nakatok dapat siya kasi nakalock ako. Pero umakit na lang siya ulit, tapos kinuha niya yung susi para buksan, para hindi ako tatayo. O, diba? Ganyan din sila. Ano, kausapin nyo lang din yung family nyo kung paano rin sila mag-a-adjust tsaka mag-respect din sa time kung ano yung ginagawa nyo. So, ano lang yan eh. It's a matter of communication. Like, maging transparent ka sa kanila. Kung ano yung expectations mo at kung ano yung hinihingi mong participation nila. Yun lang yan eh. Pag hindi pa rin, wala ka. At least, hindi ka nagkulang sa end mo na i-educate sila. Yun lang yun. Ang importante, hindi ka nagkulang sa end mo ng paalala and to educate them on how they could help you. Para and siguro ano na lang din, yung, kasi baka mamaya, sinasabi mo na magtatrabaho ka, ganyan-ganyan, tapos yun pala, naglalaro ka lang.
Mm-mm. Sinasabi mo magtatrabaho ka para sila gumawa ng chores. So siguro ano na lang din, honesty na lang din at prinsipyo. Ano mo sa? Yun lang naman eh, at the end of the day, be transparent and be honest. Well, pag transparent ka naman, malamang honest ka. So, yun lang naman, be redundant kung nilalang. Actually, ready talaga ako for this episode. May notepad na ako. Naka-notes na. Naka-bullet points bakla nung idadaldal ko. Tama ba? Dapat, anong tawag dito? Naka-notes na sa phone ko. Naka-notepad na kung ano yung mga ikukoda ko dapat. At gusto kong because I want to sound educated and matalib. Charot. Yun lang. Hindi ko mabuksan kasi kanina I found out na kapag pala nagpunta na, naka-mobile kasi ako, sorry yan. Na pagpunta ko sa ibang window, nagko-close si Be Live. So, tinatry ko nila i-recall sa utak ko kung ano yung mga isinulat ko. Sa notepad. Which is yun nga, tapos hindi tayo nakapag-wins-wins ngayon. Ayan, naririnig ka na namin, madam. Hello? Naririnig na kita, Jeps. Ayan. Ay, nawawala-wala siya. Nawalan daw siya ng internet eh. So, yun, tuloy lang tayo. Yan ang sinabi ayun. Na kanina. Pinakita kong kortina. Oo, ano tapos nawala ka. Ayun. So, siguro summarize natin. Gusto mo? Oo, pwede rin. Tapos hindi na tayo nakapag-wins and loss. Ready pa naman yung wins. Okay, so kung ikwento ko muna yung win. O, sige. Ikukwento ko yung win ko. Ay, gusto ko rin na i-share mo yung win mo para as inspiration doon sa iba. Mm-mm. Habang hinihintay natin si Jeff para pag nag-summarize tayo, nandito tayong tatlo. Uh-oh, anyways, sige. Ayun na nga yung win ko. Si Nizza kasi, bugaw yan. Kung kanin-kanin, pag may mga nakikita siyang nagtatanong, na kahit hindi naman related madalas sa real estate, mga how to be a VA, kireme, ganyan, channeling, itatag niya ako agad sa comments, or sasabihin niya, minsan sabihin niya mismo directly, i-PM ako, o diba, bugaw. Para wala kang choice. Oo. Ito kasi yung natandaan ko, kasi ito yung very recent, pero maraming instances na ganyan siya at wala na akong nagawa. Hindi ko na siya mapigilan. So, yung very recent, nagpapa-mentor, yung mentorship kineme ni madam sa group. Nagka-problema kasi yun eh. Oo. So, the whole time, since active pa yung chat namin, so doon lang kami nagchichikahan. Actually, during the entire mentorship, wala kaming diniscuss about skill set. Wala akong tinuro sa kanyang skills kasi magsa-start siya from scratch ako more on real estate virtual assistants yung niche ko, so wala akong maituro sa kanya na skill na specific kasi paano kung hindi niya magamit sa magiging client niya ganyan. More ang chikahan namin is more about life and situational issues like paano mag-start, mga tipong para sa amin, para, lalo na para sa group, is tamang mindset. Kasi wala naman tamang mindset talaga, depende sa inyo yan. Pero ang pinapoint out ko is ano yung gusto namin sana na mindset sa group. So, very specific lang na hindi required na lahat ganito yung mindset. Kumbaga, para sa amin lang. So, disclaimer, the views and opinions of freelance, of parties does not reflect the entire freelancing community. But anyways, ito kasi yung pinaglalaban namin. So, ito yung tinuturo ko. Ito yung sinasabi ko. Ito yung chinichika ko sa kanya na ganito. Kung ano yung mga usual na dinidiscuss natin sa group na ano yung dapat na inuugali towards sa client, towards yung kapwa mo freelancer, towards sa family, sa mga ibang tao, yun lang yung mga pinag-uusapan namin na yun, may mga interview tips, paano maghanap ng client, paano sumagot sa mga, kasi usually nung una kasi sa Facebook siya nagtitingin eh, so pag may mga ganitong post, paano ka magre-react, paano how would you carry yourself, ganun lang hanggang sa nakakita siya ng client. Tapos pag may tanong sa kanya, i-PM niya ako, madam, paano ko sasagutin to, or pag ganito sinagot ko, okay lang ba? Ganyan. So, pinag-uusapan namin on how she would carry herself. Hindi, not to the point na sabihin mo to kahit hindi totoo kasi tunog maganda. Ganon.
So, ikaw, ano sa tingin mo yung ganyan? Tapos, medyo i-reward ko lang ng konti. If i-phrase ka, i-rephrase ka yan, or pagigindahin ng konti. Pero yung thoughts, yung totoo. So, to cut the story short, nag-start siya sa so-so na client. And within, I think, just 2 months lang or 3 months na magkakilala kami, ay, si ate mo, magbabagkita ko ng figure ha, pero hindi na pangalan. Meron na siyang client for $8 per hour na hourly ngayon sa Upwork at invite ito. Hindi niya in-applyan. So, ako, proud na proud ako sa kanya unang-una. Yun. Kasi, ang bilis ng progress niya. And, ano naman, she deserve it kasi masipag siya, determined, at mabuti siyang tao. Yun. Pangalawa, natutuwa ako sa kanya kasi nananahimik lang siya sa isang sulok. Hindi siya umiepal, hindi nga siya umiepal sa group natin, hindi siya makikita mag-post ng ganito ko, ganyan ako, kemedo, wala siya mga ganun. But, silently, she's wala starting to mentor. Oo. Wala siyang how to be me po, ganun. Pero, on her own, she's starting to mentor some of her friends and other people regarding freelancing for free. So she's paying it forward, just like how advocacy natin, binuhay ni Madam. So binuhay niya. So na-overwhelm ako, sobrang proud ako, hindi dahil iniisip ko na utang na loob niya sa akin yung pag-unlad niya or what. Sobrang proud ako kasi napatunayan ko, ito na yung concrete proof sa harapan ko na kung ano man yung pinaglalaban natin, kung ano man yung advokasya natin, it is really working. Yun lang. And I thank you. So, sorry na lang to sa mga nagsasabi na kapag free, hindi pinapahalagahan, mali po tayo doon. Depende po sa tao yun kung papahalagahan niya o hindi. Libre man yan o binayaran. Mm-hmm. Oo, yun lang. Nagsasabi kasi na pagka libre, hindi pinapahalagahan. Mm-hmm. At pag tapos, daw ang marketing. Tapos, ito pa. So, meron siyang bago, yung isang client niya, parang ipopromote siya, but she needs to learn something, parang email marketing. So, sabi ko, wala akong kilalang freelancer na ang niche is email marketing. Tapos, naalala ko, meron akong isang trainee dati, na yun ang trabaho niya ngayon, mag-manage ng campaign para isa-isang company as a freelancer VA. Na under ng company. So, nilapitan ko si ate. Since trainee ko yan, so alam niyo na kung paano ako nag-train at kung paano ko hinown yung culture namin as a trainee, trainer, kineme. Nilapitan ko siya. Sabi ko, may istorbo naman kita. Kung pwede, kahit at least 1 hour per day, mga 3 days lang, pwede mo bang bigyan ng basics about email marketing and campaign itong isa? Kasi ganito, ganyan. Hoy, walang bayad to for free. Pero kung busy ka, okay lang. Just let me know para makahanap ako ng ibang pwedeng mentor sa kanya. Pumayag si ate. Hindi, yung si email marketer, hindi siya member ng Freelancing with a Heart community. Pero alam ko lang na mabuting tao siya na kapag nilapitan ko, hindi niya ako tatanggihan or hindi siya tatanggi na makatulong din sa iba. So, little by little, we're creating a chain of good things. So, kapit lang mga guys. Lalawak din yan. Parang one person at a time. So, friends na sila ngayon, di ba? Magbabaklaan na rin sila. E di meow. Ayan na ang meow. Ayan na yung meow. Alam ko yung hinta ni Jeff yan. No meow. Ano ba? I-wrap up siguro natin yung tips natin kung paano. Kasi yung topic natin naman is talking to your family about your freelance lifestyle. So, yun. Again. Hello, naririnig niyo ba ako? Yes. Ayan, kala ko hindi niyo ako naririnig. Sige, mauna na ako bilang hindi ko alam kung ano naganap, no, dahil sinabotahe ko ng mga pinapunting. Ano kayo na kalaban ni Bortes 5? Ayun. Ay, akin na pala yan. Pero nag-gets ko kung ano yung dialogue ni Madam sa dulo. Ayun. Sa mga gustong mag-freelance, ala, parang ano, parang po-promote lang sa room. Sa mga gustong mag-freelance,
ang kailangan talaga dito, lakas ng loob, tibay ng sikmura, tapang ng mukha, as in. This is our list. At kabutihan ng puso. Char. Ay, oh, sorry, nakalimutan ko yun. Wala ka kasing puso. Nakalimutan ko yung kabutihan. Hindi ko narinig yung pinanggera mo eh. Given na, na pagpapasok ka dito, mabuting puso na yun. Given na yun. No? Okay. Ang point ko is, the entire thing is a risk. Napag-usapan ito ni Rhea noon, nung nag-telecommuter ako, tapos nagsisimula siya mag-freelance na parang negosyo. Actually, a business. Yung negosyo mo is yourself and your service. So, since it is a risk, you have to be ready for the challenge that comes the risk. Not only you, but your family. So, you have to explain to your family the risks, what you need from them. Kailangan malinaw sa pamilya nyo kung ano yung kailangan mo na sa kanila. Na kailangan mo yung tulong nila at ano yung kailangan mo sa kanila. Hindi, kung ano yung kaya mong ipangako or yung kaya mong i-deliver sa kanila. Also, be very aware of timelines. Especially if you are the breadwinner of the family, you have to be very aware of timelines. You have to be very aware of everything. But never give up. Yung ituturo talaga ng freelancing sa'yo, especially sa umpisa, yung resilience. If you are resilient enough, katulad naming tatlo, kasi trust me, marami kaming masalimuot. Si Rhea, maraming masalimuot na kwento yan. Ako, may masalimuot akong kwento. Naman. Si Nisa, may masalimuot na kwento yan. Yung nag-freelance ka na, chinek mo yung bank account mo. Yung mga ikaiiyak mo na yan, alam. O kaya yung may mga nakikabi na ikaw hindi. If there is one thing na I learned is resilience and trust. Trust in yourself, trust in your family. Na trust that when you get over all of this, pag nalampasan itong lahat, it will get better. I think the three of us are, and most of you are testament to that. Mahirap sa it's better. As long as you put in the effort, the time, the heart to do it, without ano without parang walang lalamang sa kapa or walang negativity na involved, it will pay off. Hindi siya easy, but as long as you set your expectations right and lay your cards on the table, it will be rewarding at the end. So yun lang for me. Ako magsasummarize. Okay. Hindi, madam, tulog na tayo. De joke. Bastos. Hindi matubabantay pa yan ng alaga niya. Tsaka may interview pa yan ng alas 5 ng araw. Oo, interview din ako mamaya ng alas 5. Kailangan ko mapalagay. Ako din minimessage na ako ng isang client ko, sabi niya. Pakihabol, sabi ko. Nasa live po ko, minimessage ako pagkatapos. Ayun. Showbiz career muna. Hindi kasi, tinatry kong isink. Hindi nagsisink yung iPad. Nandun kasi yung note ko. Kasi nandun yung nakasama rin yung dapat na eksena ko for today. Anyways, sige, magpukunda na lang ako. Yung prepare niya, wale. Wale yung saying niya. Basta ba si Donna? Ba't wala? Tinalugan yata tayo. Anyways, ayun na nga. So, since we're talking about preparation for the family, I think, syempre, dahil miyembro ko rin ng pamilya, so may preparation ka din dapat on your own. So, una, tatlo yung, yung binanggit ko kanina, parang tatlong aspect na kailangan mong i-prepare. Yung physical and technical preparation, yung workspace mo, kasi it would set the mood for you and for your family. Pangalawa, emotional preparation. Kung paano mo i-prepare yung sarili mo at yung pamilya mo sa magiging bagong lifestyle nyo as a freelancer, especially kung ikaw yung breadwinner. So, it would be a huge lifestyle change at lahat kayo mag-a-adjust. And pangatlo, yung
financial preparation and how parang ano yung mga changes na dapat mong gawin at isa alang-alang when it comes to your spending habits and your financial lifestyle. So, ayun. Ang importante lang talaga is be transparent sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, o kung ano na yung lifestyle mo, kung ano yung routine mo. And at the same time, kailangan alam mo din sa sarili mo kung ano yung mga priorities mo. Kung ano yung mga kaya mong isang tabi kapalit ng another gain na feeling mo makukuha mo na kailangan mo at kailangan ng pamilya mo. Yun, maging transparent and honest ka lang sa lahat ng mga tao sa paligid mo. May it be your family, your friends, your neighbors. Maging transparent ka para alam din nila kung paano mag-a-adjust sa'yo. At least, hindi man sila makapag-adjust sa dapat na adjustment nila na gawin. Hindi ka nagkulang sa end mo na i-educate sila on how they could help you and how you could help them cope with your new lifestyle. And I thank you. Yun lang. Ang ikli, diba? Akala ko ba ibibigay namin yung 2 hours sa'yo? Sa Wednesday. Oo nga. Akala ko pa naman may nakaprepare. Another thing, may naalala ko, since nabanggit ko yung hindi na to summary. Hindi na to summary. Magpa-plug ako. Ayun na tayo sa sasabihin ko sa'yo. Oo, hindi to alam ni Jeff. Pero go, since mag-plug. Nabanggit ko kanina na. Wala kang choice. Dati siyang telecommuter. Ako, freelancer na hourly. Tapos, parang accidental freelancer. Hindi ko talaga pinlanong maging freelancer. Tapos, si Nizza, siya yung by project. Tapos, talagang she decided to be a freelancer. So, galing kaming tatlo sa magkakaibang field. And tapos, iba-iba rin yung pinerso natin. Kanaya si Jeff, nagpurso siya ng outside world. Ikaw, nagpurso ka ng team. Ako nag-pursue ako ng business. Bili ka na sa sticker shop ko. Tapos bili din kayo ng t-shirt, hearties, para bili kayo shop niya, sticker. Actually, oo pala. Wait lang, ano pala. Support natin hindi para. Hindi naman, like sinasabi natin, di ba, wala tayong catch. Pero, kung okay lang naman sa inyo, bili ka, magpa-promote lang kami. Bili kayo ng t-shirt. Kasi doon natin kukunin yung pondo para sa website. Oo. Ayos na lahat. Kailangan na lang natin ng pang down payment dun sa gagawa ng website. Oo, so, dun sa ating website. Kaya naman namin siyang, kaya ko naman sana siyang gawin or kaya naman ni Mark. Kaya lang, gusto natin is makapag-start na tayo na makatulong. Mag-hire tayo ng gagawa ng website. Tapos yung mga writers na i-hire din natin. Galing sa group, yung perang kukunin natin, yung pinikita galing dun sa merchandise na gagawin natin. O, diba? Ang bongga. So, iikot naman siya. Hindi naman siya para lang sa isang tao. Para naman siya sa grupo. Para sa grupo naman siya. Sa group ng group. And since evergreen naman ang website, so lahat ng sumasali is maka ang tawag doon? Diba? Benefit naman doon. Para siyang kooperatiba. Siya. Ayan, parang ganyan. That's ayun, true. Parang kooperatiba. Hindi t-shirt yung plug ko. Sabihin mo na yun talaga. No choice. Nagluluto kami na a separate webinar, yung may visuals, kasi kailangan na ito may visuals eh. We will be discussing, kami ding tatlo ulit, magsawa kayo sa mukha namin. And this time may visuals na, hindi na podcast. May dance may, number ba? Ano yung mindset, ano yung sa tingin natin, as yung na inline sa pinaglalaban natin na sa group, ano yung dapat na mindset ng isang freelancer, employee, businessman, and why people or why they are saying na freelancing is a business, how wrong and how right it is. Yon. So, dahil na-hospital yung anak ko, medyo tumigil muna ako doon. Hindi nga ako makakatch up yung trabaho. But, we will continue. I will continue that. And, pag natapos ko na, ipapasok ko dito sa dalawang madam and pag-uusapan namin kung may madadagdag pa sila or what, or may itatama sila. And then, saka namin i-announce kung kailan yon. Yeah, so, siguro yon. Meron tayong separate seryosong webinar. Oo, yung may visual. Pero hindi rin pa rin siya sa skills. More on soft skills pa rin tayo. Doon tayo nag-ano. Doon tayo nagbaba. Nagko-concentrate.
Oo, so sa soft skills and yung mga pag-intindi, kasi marami sa mga newbies na pagpasok nila, sobrang overwhelmed at hindi nila maintindihan bakit business ba itawag dito, mm-mm, kung bakit ganito ba, ganun. So, himayin natin sila lahat. Mm-mm. Ayun. Ayun lang naman yung plug ko. Oh, pwede ka na mag-summarize. So, wala naman siyang negative. Wala ka naman negative reaction. Mama. Wala pong binenta. Wala pong binenta. Wala, walang reaction si Jeff kasi parang wala siyang choice. Wala rin kayo choice na kasali na siya. Lahat tayo libre. Hindi lahat ng libre. So, ang bayad lang, dahil naniniwala nga tayo na karmic na ang freelancing, ang bayad lang is sana kung may chance kayo i-pay it forward. Kung merong matakakay na. Yan lang po. Oo. Or kahit na sa client na-tempt ka mandaya, tapos hindi mo dinaya kasi naisip mo yung pinagkukunda namin dito. So, yun na. Good. Malaking bagay na yun. At sa maliliit na bagay na gano'n naman, multiply naman yun. At aayos natin yung freelance world. Kung kala mo sira. Yeah, little by little, maiibangon natin ang reputasyon ng mga Filipino freelancers. Kasi when it comes to skills, wala, given yan, sikat ang Pilipino, kahit naman sa field, hindi lang freelancing. Magaling tayo as skilled worker. Magaling tayo, mabilis tayo matuto, magaling tayo mag-adapt. So, doon tayo magkakaroon adjustment sa soft side, sa soft skills. Sa mindset, sa soft skills, sa vision, doon tayo kulang. More important things. Iwasan, small things, but important. Natin yung simula pa lang, napuno na siya ng yabang, ayun, confidence na mali. Ayun. So, masyado tayo na concentrate. Oo, so, yun lang din. Pinaniniwalaan kasi namin na kapag balance ang skills and yung work, yung soft skills mo, at saka yung hard skills mo, doon mas magtatagal, doon mo makikita yung stability na freelancing. Correct. Hindi siya sa sobrang skills lang ganun. Ayun. So, ayun. Hindi, sa ito, next, wala kang last word? Ayun nga, wala pa lang akong last word. Ah, sige, wag na. Na-joke. Kasi, sumabra na yan. Matampuhin. Makakamintutuas na tayo. So, sinabi kasi natin last week na ano tayo, magpipigil tayo ng 1 hour lang. Pero yung magpas pa rin tayo ng 1 hour. Pasensya na po sa technical difficulties. 1 hour, 30 minutes tayo. And 11 minutes. Napilitan kaming magbayad ng app. Oo. So, dahil nabayad kami ng app, mas makikita niyo kami matalas dahil susulitin namin. Susulitin namin yung binayad namin. So, yun. So, pero siguro na yun naman namin na meron tayong matututunan every time na gagamit kami ng app na ito. Hindi naman pwedeng wala. So, hindi naman kami magla-live para mag-yabang, hindi naman magla-live para mag-heal. So, yun. Siguro na yun natin na meron tayong matututunan lagi and aim lagi sa parties natin. Ayun. Again. So, yun. Ano pala, no? First time natin na hindi tayo nakabuo ng next topic sa buong alam session. Alam ko, meron ni. Meron na tayong Meron na tayo. Hindi ko lang meron tayo na nilista natin. Yung ano, investments. Ay, yung ano, yung tawag din. Paano doon yung financial management. Oo, passive income, gano'n. Kung paano ka mag-aaral. Yun yung sinabi natin last week. Pero ngayon ito wala na yung, tayo. Ito yung saying ni Rhea, yung have more chickens for your eggs. Don't put all your eggs in one basket. But have more chickens as a source of your eggs. Uh-oh. And kung pwede. Yung ba yung susunod nating topic? Yung gusto. How to have, kunwari, may chickens ka na, di ba? Plenty chickens. How to have ducks, how to have apoy, how to have baka. Goose eggs, ganun. Para meron kang ibang income at hindi lang eggs. At paano ka magkakaroon ng hindi lang basket. Meron kang can para sa milk. Mga ganun.
paano gumawa ng basket for the eggs, ganyan. Oo, ganun. So, yun lang. So, yun yung pag-usapan natin next week. Pero asahan nyo na maririnig nyo ulit kami, pero hindi dito sa... Ito kasing a wine a day natin na to is parang podcast natin na daldalang may matututunan. Mm-mm. Every Friday ito. Abangan nyo lang. Tapos, yun yung mag-aano tayo ng topics. Tapos, yun yung pag-uusapan natin. But, iisip tayo ng ibang topics na mas makakatulong pa sa ibang topics or segment na mas makakatulong sa hearties. Tapos, sa ibang araw na lang siya. Yeah. So, hindi talaga ako nag-last word, no? Ayan. So, siguro, pag-usapan natin yung yun nga, yung pag-ano ng passive income ng chickens, ng ducks, ng balot, ng baka next week. Okay. So, siguro next week pala, sinusubukan kasi akong cross-post eme. So, next week, gagawa ako ng live. Ay, gagawa ako ng live. Ano ba yun? Gagawa ako ng event, tapos mag-join na lang kayo. Yung page ko yung gagamitin ko gumawa ng event. Tapos mag-join kayo. Para doon namin i-announce yung mga winner. Winner! Hindi, doon namin i-announce yung mga announcement. Ayun. Winner? Wala namang contest. So, yun. Sige, winner, wala pa contest. Oo. So, ite. Mag-ano na tayo? Bye-bye. Next week. Okay. Salamat po. Salamat sa pakikinig. Speak tayo ngayon ng 13. Sabay-sabay. Hindi na 5. Okay. Ayan. So, thank you. And thanks, everyone. See you. At saka next week pala, may mukha na. Oo. Papakita ko na yung shopaw kong mukha next week. Sige na nga. Papayag na nga ako. Hala. Mapapacial pa. Ayan. So, see you next week sa mga gusto mo. Kung may nakita kayo value, share nyo lang. Ganun. Wala kayong mapayaran. Bye-bye. Wala pa. Okay. Salamat. Char. Bye. Salamat. Uy, baka kala nila seryoso. Wala talaga. Oh, wala. Forever. Free forever. Uh-oh. Bye. Bye.